Maria Lopez Robles. Isang anak, kapatid, may bahay, ina, lola at kaibigan. Panganay na anak ni na Jose Lopez, kilalang amang Pepe, isang barbero, at Nazaria Villafuerte o Inang Sayong. Si Inang Nene ay ipinanganak noong 3 ng Setyembre, 1929, sa isang payak na tahanan sa Tabing Sapa, sa Barangay Sulivan, na noon ay tinatawag pang Tilapayo. Pinalayawan siyang luning at lumaki siyang may pagmamahal sa Diyos at sa pamilya. Matapos ang gera, namukadkad ang binibining ito na bumihag sa puso ni Melchor Robles o Icho. Naging tawagan nila bilang magsing irog ang nene at amang. Kaya't hanggang ngayon, nene ang tawag sa kanya ng mga taong malapit at nagmamahal sa kanya. Pagpapagayan ng pangilang hanggang aking nagdadalaga hanggang sa aking mag-asawa talagang pang naging maligaya kahit natin nagkaroon na ng mga kapatid naging masaya. Talagang hindi niya kami nakakagalitan at kami napagsasalita ng masama. Bata pa kami, laging siya nag-aasikaso sa amin, kami nag-aaral. Tapos siya laging naglalaba, hindi niya kami pinaglalaba. Siya ang nag-aasikaso sa amin dahil kami yung nagunang panoon. Hanggang sa kami yung mga malalaki na maasikaso sa aming mga kapatid niya, mapagmahal. Kami naman lahat na magkakapatid, malapit sa kanya, mahal niya. Mahal naman namin siyang talaga. Ay, napakabait ng nene ko. 7 years old lang sumama sa kanya. Minahanda akong mabuti. Handa akong umuwi sa iyo. Tatay ko dito sa kayo ng sayo na umuwi. Wala siya ipinakita sa akin ang kahit kailan ako sa kanila. Puro pala, halap pagmamahal lang inaano sa akin. Lalo na sa aming pamilya. Hanggang ngayon, pagpupunta ako kay ate, puro pag-aalala ang ginagawa sa akin. Nagutuhan ko kay ina at parang ayokong gayahin ay yung mas unuring masyado sa asawa, very submissive. Na nung araw ay naiinis ako kasi puro si ama at binibigay niya lahat yung decision kay ama. Pero nitong aking nag-asawa na, syempre hindi ko siya sinunod, pero nakita ko kung ano ang naging diploma pag ikaw ay nagsusunod, nagsusunuran kayong mag-asawa at nagkakain. Napakabait ng nanay, ng inang, sa akin at sa lahat kaming magkakapatid, pare-parehas ang tingin niya. Kaya wala akong masasabi sa inang at sa ama. Napakaraming nangyari sa akin si inang. Pagpanggo ngayon, tuloy niya akong tulungan at sila rin siya rin nagturo sa amin nung bata pa kami kung paano magdasal o paggabi ng po ang isang klase ng ina na inuuna muna ang kanyang anak bago ang sarili niya. Maging sa mga personal kong gamit nung kami maliliit, mas gusto ni inang na kaming mga anak niya ay may mga bagong damit, lalo na po kami magbe-birthday o kaya magpapasko. Halos lahat po ang ituro lahat ni ina, lalo na sa kasipagan, sa pamumuhay, sa pagsisino, sa pamamahay. Lahat ng gawain bahay, inaituro sa amin ni ina. Kaya kami, hanggang ngayon, kaya-kaya namin magtrabaho sa bahay na maayos. Kasi si inang talaga, yun ang brand na ni inang eh. Sobrang linis talaga, sobrang organized, sobrang sipag. Bata pa ako, sa murang edad. Naturuan ako ng inang palibahasa, ako lang yung babae. Sa nila kalag, palagi, kasi yung mga nalilito sa bahay. Na napakalaki bagay.
bagay pa lang na ako ay natuturuan ng inang ng mga gawain bahay kasi hindi ako nahirap. Sobra-sobra talaga yung tiwala sa akin ng Batina. Kasi nung time na nag-review ako sa board exam, pinatigil nila ako sa trabaho. For almost 6 months, nag-review lang ako. Sinuportahan nila ako, lalo na si Inang, ang laki ng tiwala. Palagi niya sinasabi, Anang, kaya mo yan. Kaya nagsumikap ako, and true enough, nung nag-exam ako, napasama ako sa top 10 sa board exam. At dahil yun, kaya maat kay Inang. Ang nanay para sa akin, ang aking unang guro sa pagbabasa. Wito lang ang natapos niya dahil sa gera, dahil sa kahirapan ng buhay. Pero yung tuwing hapon, pagkatapos ng mga gawain bahay, mahihiga kami sa sahig na kawayan, uunan ako sa braso niya, babasahan niya ako ng liwayway. Iyon yung mga unang karanasan ko ng pagbabasa, kaya napamahal sa akin ito. At ito rin yung naging impluensya para maging guro ako dahil gusto ko rin matulungan pa siya sa kanyang pag-aaral. Ewan ko ba, ngunit kahit ganyan siya, minamahal ko siya, wala nang hahanapin pa. Kahit anong sabihin ng iba, minamahal ko siya, wala nang hahanapin pa. Di mapapatalo pag merong alitan, di aamin ng mali, magbabagong isip na. Ay, Mami, ito na ay yung pogi-poging anak. Sabi yan. Kaya pala, I love you very, very much. Ngayon mag-nanay ka na. Sa Mami. Mami, salamat at sa pagkakapay mo sa aming magkakapatid, kay may ama. Lagi mo kami. Lagi ka na sa tatang tabi na rops na may problema. Ako? Ako pala ang kailangan nyo. Birthday ng Inang! Oo nga pala, monte ko nang nakakalimutan. Galing nga ako doon, wala naman sinasabi ay Inang eh. Pero since birthday pala ng Inang, Inang, wala akong wish kasi lahat ng wish ko para sa'yo, nasa'yo na. Di ba Inang, palagi kitang tinatanong pagka medyo malungkot ka? Inang, may sinasabi pa sa'yo si Ama. Pinupuntahan ka ba ni Ama? Sabi ko, hindi naman. Ibig sabihin, Inang, marami ka pang mission sa aming mga anak mo. Kaya sa ngayong birthday mo, pasayahin mo yung sarili mo kasi si Lord bahala na sa'yo. Dahil kami namang mga anak mo, eh natin dito para patuloy ng pamahal sa'yo. So, mula sa akin, kay Mary at kay Taytay, kayo po ay binabati namin na isang maligayang-maligayang karawan. Mabuhay po kayo. Tunay ngang si Inang Nene ay isang biyaya, isang pagpapala sa ating lahat sa loob ng 90 taon at sa mga darating pa. Ang ating pagtitipon ngayon ay isang pasasalamat sa isang natatanging anak, kapatid, may bahay, ina, lola at kaibigan. Sa ating pinakamamahal na si Nene, ang Nene ni Amang Itso, ang Inang Nene nating lahat, si Leonila Luning Lopez Robles.